Shoutout sa lahat ng mga Solid Marseille supporter natin. Sa mga bago, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-likes at i-share ang ating video. Pakihit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid, Ang Palatandaan. At kung gusto ninyong magiging kapamilya ng ating channel, pakihit na lang ang join button at magbayad kayo monthly ng 49 pesos. At sa bawat comment ninyo sa ating mga bagong upload, mayroon kayong badge bago ang inyong pangalan. At shoutout nga pala sa ating mga kapamilya at mga member na isang taon nang nagsuporta at nagmamahal sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat po ako sa inyo. Maraming maraming salamat, mga idol. Ngumisi lamang itong si Hercules at pagkatapos sabay ng tumakbo ang dalawa papunta doon sa kakahuyan. At pagkadating doon, narinig nitong si Rico na may mga binabanggit na mga banyagang salita itong si Hercules. At makalipas lamang ang ilang sandali, nakaramdam ng panghihina ng katawan itong si Rico. At sa kanyang paningin, umiikot na ang kanyang kapaligiran. Alam niyang isa itong mataas na uri ng orasyon. Nakita niyang biglang nawala sa kinatatayuan itong si Hercules at papasugod na nga ito sa kanya. Mabilis na kinuha nitong si Rico ang kanyang patalim na nakasuksok sa kanyang tagiliran at hiniwa niya ang kanyang braso para bumalik ang kanyang normal na pakiramdam. Ilang sandali ang nakalipas, matapos na magawa niya ito, agad na naramdaman niya na bumalik na ang kanyang dating lakas. Nang akmang sasakmali na sana siya nitong si Hercules, mabilis ang kanyang galaw at hinagilap niya ang braso ng aswang. Pagkatapos, ibinagsak niya ito sa lupa kasabay ng pagpatama nito ng siko sa mukha at isa pang sipa sa tagiliran. Nasanhi ng napaigik itong si Hercules. Ngunit nakapagpakawala agad ito ng mga kalmot at tinamaan naman itong si Rico sa dibdib at balikat. Nasaktan man ang anting giro, ngunit hindi na niya binitiwan pa ang aswang at kinubawan na niya ito sa likod. Iniipit ang liig gamit ang kanyang kanang braso at ang isang kamay na may hawak na patalim. Pinagsasaksak na ang iba't ibang parte ng katawan nitong si Hercules. Umaangil na ito ng napakalakas at pilit na inabot itong si Rico ng mga kalmot. Ngunit hindi na ito tinigilan pa nitong si Rico sa pagsaksak gamit ang patalim kasabay din ng mga pag-uusal ng mga banyagang salita hanggang sa mangingisay na nga itong si Hercules. Kahit na bumagsak na ito sa lupa, pinagsasaksak pa ito ni Rico at pagkatapos, pinugutan pa niya ito ng ulo. Mabilis na bumalik itong si Rico, bitbit ang ulo nitong si Hercules doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Naabutan pa niya doon ang mga aswang na umaaligid kina Tatay Ignacio na nanatiling nakikiramdam at nakahanda doon sa harapang bahagi ng bahay. Gumagapang ang mga aswang doon sa gilid ng sagingan at nagtatalunan naman ang iba pa doon sa mga puno ng kahoy na nasa tabi ng sagingan nila ni Tatay Ignacio. Agad na itinapon ni Rico ang ulo nitong si Hercules doon sa mga aswang. Wika agad nito, "Nandito ang ulo ng inyong pinuno. Dalhin ninyo iyan." Pati nga sina Magno at Tatay Ignacio nagulat sa ginawa nitong si Rico at napagtanto nila na napatay na nitong si Rico ang anak nitong si Don Pedro. Umaalulong agad ang mga aswang nang makita nilang gumugulong ang ulo nitong si Hercules sa lupa. Ilang sandali pa, mabilis nang pinulot ito nung isang aswang
at mabilis nang umalis ang mga ito doon sa paligid ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Habang ang grupo naman nila ni Don Pedro at ng mga abwak na paalulong ng napakalakas ang mga ito nang makita ang mga nasusunog doon sa labasan ng gubat. Nang makita nila ang patuloy na mga nagliliyab na mga katawan ng mga kasamahang aswang, habang ang karamihan sa mga ito ay nagiging abo na at natupok. Napayuko itong si Don Pedro. Nakakuyom ang mga kamao at nakalabas ang matutulis nitong kuko. Sa kanyang isip ngayon, ibig sabihin, lahat ng kanyang mga inutusang aswang na pasukin ang kaloob-looban ng gubat ay patay na, kasama pa ang kanyang kanang kamay na si Abuka. Hindi na malaman itong si Don Pedro ang gagawin. Paano niya mahagilap ang mga pumatay sa kanyang mga tauhan? At alam niyang malalakas ang mga ito dahil sa loob lamang ng ilang oras, napatay na ng mga ito ang kanyang mga tauhan, kasama pa ang isa sa mga pinakamalakas ng kanyang hanay. Mabilis nang bumalik ang mga ito sa kanyang bahay, pinatawag na niya ang lahat ng mga abwak doon sa lugar. Sa isip ng pinuno ng mga aswang, hindi na kailangan na ipagbukas pa ang pagpupulong dahil plano niya bukas ng umaga salakayin na nila ang mga kabayan doon sa patak. Uubusin na nila ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar ng sinawahan. Gagalugarin din nila ang buong kagubatan para ipakita sa mga kumakalaban sa kanila ang kanilang bangis. Hihintayin lamang niya ang pagbabalik ng grupo nila ni Hercules. Lahat ng mga abwak doon sa tubuan, pumunta ang mga ito sa bakuran ng bahay nila ni Don Pedro. Nasa 17 mga abwak ang pumunta doon. Agad na pinulong ni Don Pedro ang mga ito at nagplano para sa gagawing malawakang pag-atake mamayang madaling araw. Makalipas ang ilang minutong pagpupulong ng mga ito, dumating na din ang mga natitirang aswang na inutusan ni Don Pedro doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio. At lalong nang gagalaiti sa galit itong si Don Pedro at nagtatangis dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na lalaki. Angil at mga alulong ang maririnig sa buong paligid ng bahay nila ni Don Pedro. Napaluha na rin ang pinuno ng mga aswang. Sa isang gabi lamang, napatay ng mga kalaban ang dalawa sa kanyang pamilya. Dahil sa pagkamatay ng isa sa pamilya nitong si Don Pedro na si Hercules, ipinagpaliban muna ng mga ito ang gagawing malawakang pag-atake doon sa patag. Kailangan muna nilang magbigay ng mga ritual para sa napatay na si Hercules. Kinabukasan, maagang nagpunta ang pamilya nitong si Don Pedro doon sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Mayroong batuhan ang nandoon at mayroong isang malaking altar. Nakatayo doon ang ribulto ng isang diablo. Isang ribulto na may pakpak at may hawak na isang karet. Nandoon din ang mga abwak para dumalo sa ritual ng pagpapaalam sa isa sa mga itinuring nilang Panginoon. Doon naman sa kagubatan, sina Maki at Tatay Doy, maagang nagmamasid din ang mga ito doon sa mga kabayan sa tubuhan nang mapansin ng mga ito na walang sinumang mga nilalang ang nandoon. Nagtataka agad ang mga ito at nagpasyang puntahan ang bahay nila ni Don Pedro para magmanman. Gamit pa rin ang mga kaalaman ng dalawa sa mga orasyon, mabilis nang umaaligid ang mga ito sa bahay ni Don Pedro. Ngunit tulad noong mga kabayan sa tubuan, sobrang napakatahimik ng bahay at wala silang nakitang anumang tao sa loob at labas. Ilang sandali pa
sabay na napatitig sina Tatay Doy at Maki doon sa unahan ng likuran ng bahay dahil may narinig ang mga ito na mga angil at alulong. Mabilis na tumakbo doon sa kabayan ang mga ito at tumawid sa kabilang bahagi ng ilog. Agad naman na napahinto sa pagtakbo ang dalawa dahil nakita ng mga ito ang maraming mga nagkukumpulan na mga aswang. Agad na nagtatago sila sa likod ng mga puno ng kahoy at nag-uusal ng mga orasyon na sa bulag. Pinagmasdan nila ang mga nagaganap sa paligid. Nakita nila ang isang altar doon at nakatayo sa ibabaw nito itong si Don Pedro at ang isa pang matandang babaeng aswang na sa tingin nila maaaring asawa ito ni Don Pedro. Matapos ang kanilang ginagawang ritual, tumayo na ang mga nakatuwad na mga aswang at mas lumapit pa ang mga ito sa nagsasalitang si Don Pedro. Wika nito sa mga kasamahang aswang. Pagbayaran nila ang kanilang ginawang pagpatay kay Abuka at sa aking anak. Uubusin natin ang lahat ng mga tao sa patag. Ipatikim natin sa kanila ang ating bagsik. Patayin silang lahat. At sabay-sabay na umaalulong ang mga aswang. Nang marinig ito nila ni Tatay Doy at Maki, walang inaksayang oras ang mga ito. Mabilis na umalis ang dalawa doon sa lugar. At itong si Tatay Doy, inutusan nito si Maki na puntahan si Natasha at Jimmy para ipaalam sa mga ito ang kanilang nalaman na mga plano ng mga aswang na abwak. Pagkatapos, dumiritso doon sa patag itong si Tatay Doy para ipaalam na din nito kay Tatay Ignacio ang paparating na panganib. Kailangan nilang makapaghanda agad, lalong-lalo na ang mga taong nakatira sa patag. Ilang sandali pa ang lumipas pagdating nitong si Tatay Doy sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Kinakausap agad nito ang matanda. Napag-alaman din ni Tatay Doy na kaya pala ganun na lang ang galit ng supremo ng mga aswang dahil napatay pala ng pamangkin nitong si Tatay Ignacio ang anak na lalaki nitong si Don Pedro. At nalaman din nila ni Tatay Ignacio na napatay din nila ni Tatay Doy ang mga aswang na pumasok doon sa loob ng gubat. Walang inaksayang oras sina Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak at itong si Magno. Sinuyod nila ang lahat ng mga kabayan at ipinalam na kailangan nilang lumipat muna ng matutulugan mamayang gabi dahil plano ng mga aswang na salakayin ang patag. Mayroong isang malaking kuiba ang nasa unahan ng patag. Pwedeng doon muna ang mga tao sa lugar. Matapos na makausap nitong si Tatay Ignacio ang lahat ng mga taga roon at ang namumuno doon sa lugar, agad na lumisan ang mga ito at papunta doon sa kuiba, dala-dala ang mga kagamitan na matutulugan at makakain din nila. Mayroong ilang kalalakihan naman ang nagpresenta na tutulong sa kanila. Dapat din nilang lumaban para sa kanilang buhay, sa buhay ng kanilang mga pamilya at sa kanilang lugar. Sa isip ng mga ito, marahil ito na ang tamang pagkakataon para labanan na ang mga aswang. Nabuhayan kasi ng loob ang mga ito simula nang malaman nila na napapatay ng grupo nila ni Tatay Ignacio ang mga aswang, lalong-lalo na ang dalawang malalakas na miyembro ng pamilya nitong si Don Pedro na sina Abuka at Hercules na tinaguri ang mga malalakas na lahi ng mga aswang. Pero kinausap ni Tatay Ignacio ang mga ito na aalalay lamang ang mga ito sa kanila. Baka kasi mapahamak pa ang mga ito kung sasama sila mismo sa pakikipagbakbakan sa mga aswang mamayang gabi.